Magandang umaga po sa lahat. Welcome po kayo sa ating pag-aaral sa salita po ng ating Panginoon. Isang mapagpala at makadiyos na umaga sa bawat isa. Maraming po salamat sa inyong panahon para dumalo sa ating pag-aaral. Dito na po tayo sa mga awit 17:5. Lagi kong linalakaran ang iyong daan. Hindi ako lumilihis doon kahit kailan. Purihinawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po, mga kaibigan, mas maganda pag tingnan po natin ang 4, no? Ang salita ko nga ay tapat, di tulad ng karamihan. Tapat akong sumusunod sa utos mong ibinigay. Ako ay umiiwas sa landas ng karasan. Lagi kong dinalakaran ang iyong daan. Hindi ako lumilihis doon kahit saan. Napakaganda mga kapatid na pag tayo ay tapat sa ating pananalita. Tapat din pong susunod sa mga alituntunin ng ating Panginoon. Sa ating mga religious na tinatawag natin na tungkulin. At kung tayo man ay sa bahay, halimbawa, tayo ay tapat na sumunod sa patakaran ng ating pamilya. Pag tayo naman ay sa ating komunidad, tapat tayong magsunod sa mga batas. No? Kahit saan man tayo sa kalsada, batas na piko ay buong puso po natin. Tapat nating sinusunod sa ating bayan. No? So, napakaganda pag yan ang ating gagawin mga kapatid dahil lagi tayong lalakad sa daan ng Panginoon at hindi tayo dapat lumihis, no? So kung saan man. So napakaganda ito mga kaibigan, no? Na lakaran natin ang kagustuhan ng ating Panginoon, sundin po natin ang kanyang kalooban at hindi po tayo lilihis kahit kailan, no? So napakaganda pag yan po ang ating gagawin. Ulitin po natin ang salita kung ay tapat di tulad ng karamihan, no? So maging tapat po tayo sa lahat po nating sasabihin at i-pray natin na magtulungan tayo na ang salita natin ay puro tapat, no? tapat akong susunod sa utos mong ibinigay, no? So ano mang klaseng utos na mula sa ating Panginoon, utos mula sa ating pamalaan ay ating susundin. At gawin po natin ang lahat nating makakaya upang makaiwas sa landas ng karahasan. Lagi kong linalakaran ang iyong daan. Hindi ako lumilihis doon kahit saan. No? So pag ito mga kaibigan, ilagay po natin sa puso't isipan na sa lahat na oras ng ating buhay, ang piliin po natin ay ang daan ng ating Panginoon. Matuwid na daan, tamang daan, at ang daan na ginagabayan tayo ng ating Panginoon. Kasi napakahirap na bunaan tayo sa ibang daan. No? So, kaya uulitin ko ang pagbasa. Lagi kong dinalakaran ang iyong daan. Hindi ako lumilihis doon kahit saan. So, napakaganda makibigan pag yan po ang ating gagawin. No? So, yan, no? So, balikan po natin. So, pag sa ating tahanan, ay, maliban yan, no? So, pag sa ating tungkulin sa ating Panginoon, lagi po na napakaganda pag lagi natin lakaran ang kanyang daan. Tapos, hindi tayo lilihis, no? So, paano natin magawa yan? So, sa magitan ng tulong ng ating Panginoon. Dahil pag tayo lang, hindi natin kaya. So, balit pag nandyan ang Panginoon, kayang-kaya po natin. No? So, yan. No? Pag sa tahanan naman, no? Pag lagi natin lakaran ang lahat na mapatakaran o lahat na daan sa pagtagumpay ng pamilya, napakaganda. No? So, halimbawa, gawin ang tungkulin ng lalaki, asawang lalaki, tapos yung asawang babae at ang mga anak, no? So ibig sabihin happy family, no? Ibig sabihin successful marriage, happy family. Kasi hindi lumilihis, no? Kahit anuman ang mapagsupok ay hindi lumilihis.
Pag doon naman sa paaralan, halimbawa mga kabataan, mga estudyante, paglakaran mo ang lahat na daan para makatapos ka na mayroong paraan. Napakaganda mag-ibigan. Okay, ikaw naman ay sa negosyo. Ganun din, no? Na kung halimbawa ikaw ay negosyante, so lahat na napakagandang magabay ay yung susundin. Napakaganda, no? Sa halimbawa, yung kilo, no? Tamang-tama ang kilo mo. Pagpalain ka ng ating Panginoon. So, pag doon naman sa simbahan, no? Pag sinusunod mo na lahat na malituntunin doon, napakaganda, no? Na isang halimbawa lang po na kung tayo po ay pupunta sa church o sa templo, simbahan, iwasan po natin na mag-cellphone, no? Kasi maka-disturb tayo sa iba, no? Kung pwede lang, patayin natin ang i-off natin ang ating cellphone pagpasok natin sa church. So, halimbawa, no, isang oras o dalawang oras na sa church, no? So, dalawang oras na ako, no? Kung may mga friends tayo, sabihin po natin na ganito pong oras na sa church po ako, no? So, priority ko ang makinig para hindi ako makadisturbo sa iba, halimbawa mag-sounds, no? So, mahirap, no? Kaya, napakaganda pa ganun. Pag tayo naman po ay sa pamalaan, sundin natin ang mga alituntunin. Pag tayo naman ay sa kalsada, sundin natin ang traffic rules and regulations, no? Batas trapiko. Na isang simpleng halimbawa ng pagpula, no? Stop tayo. Pag dilaw, maganda tayo. Pag green, tayo na, no? Kasi pag hindi po natin sundin, hindi maganda ang kinalabasan. Kaya mga kaibigan, napakaganda, no? So sikapin natin, magtulungan po natin na lagi natin lakaran ang daan ng ating Panginoon at hindi tayo lilihis kahit anong mangyari. Maraming salamat sa inyo. So tayo ay manalangin na po. Lord, marami pong salamat sa iyong salita. Tulungan mo po kami, O Lord, na ito ay manatili sa bawat isa sa amin. At Panginoon, tulungan mo kami na amin din pong ma-share at gamitin mo kami, Lord, sa makapangyaring paraan para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, tulungan mo kami maging tapat sa aming mapananalita, tapat sa pagsunod sa iyong maalituntunin, at tapat din pong gawin ang lahat upang makaiwas sa landas ng karasan sa magitan ng iyong tulong at gabay. At Lord, tulungan mo po kami na laging lakaran ang iyong daan at hindi kami lilihis doon kailanman. Panginoon, hindi namin kaya, subalit alam namin, Panginoon, na pagkasama ka, kayang kaya namin. Panginoon, maraming salamat. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadalain po namin ito sa matamis na pangalan na yung anak na si Jesus namin, Panginoon, at pagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all. Isang mapagpala at maka-Diyos na araw sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. God bless us all. Bye-bye.